Nagbabalik po ang Moments of Grace dito lamang yan sa 1197 DXFE. I'd rather have Jesus, sabi nga ni Kuya Koy, no? In whatever capacity we can, we serve God. Na huwag ka na kasing tumingin-tingin sa kung kani-kanino pa. Kasi alam niyo po mga kamoins, you are gifted. Pasalamat tayo kung nabigyan tayo ng isa. Kasi lahat po talaga merong gifts galing sa Panginoon na merong pwedeng gawin. No, ano ba naman yung ngayon, no? Naghahanda na tayo sa Sunday. Ano ba naman yung magligpit ka, magwalis-walis ka, no? Na yes, may mga janitor, pero alam niyo po, iba pa rin talaga pag ikaw mismo. No, yung mga mega churches, may mga janitors na yan sila, pero yung mga simbahan natin, kahit na maliit na bagay, no? As long as we can serve God in whatever capacity. Kamoments, alam niyo po, masarap mag-serve kay God kasi He is the fairest boss. Ang daming pabonus, no? Ang daming mga lessons, ang daming grabe. Pag si God ang itinuturing mo na boss, kahit na nahihirapan ka na kasi yung mga tao sa palibot mo ay hindi naman ginagawa yung mga dapat nilang gawin, hayaan mo, di ba? Sila na rin naman ang mga nanagot sa Panginoon. Hindi naman sa cruel tayo na, oh, let them suffer, bahala sila, tigas-tigas ng ulo. Hindi sa ganun, no? Pero ikaw, you run your own race. Ano ba ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo? Yun ang gawin mo. Yun ang karirin mo. Kaya kamoments, alam niyo po, as much as possible, huwag tayong tumitingin sa buhay ng ibang tao kasi either magiging proud tayo kasi, ay, mas magaling talaga ako sa kanya, no? Yes, mas payat siya sa akin, pero mas maganda ako sa kanya. Pero alam niyo po, pag ganun tayo ng ganun, walang mabuting idudulot yun sa atin. Kasi we will keep on comparing to our work with other people's work. Na yes, merong iba talaga na mas magaling tayo, no? Na, ay nako, ako na nga gumagawa ng trabaho niya. Ewan ko ba, bakit? Sa kanya naman sana yan, no? Pero alam niyo po, hindi natin napapansin, we are bringing glory to ourselves already. No, kasi syempre, gusto ko naman talagang pasalamatan ako. Gusto ko naman din, no, na kunyari, sasabihin ko sa iba na, ay, ayoko, okay lang yan, ate, wag. Pero pag hindi napansin, nagagalit, no, na parang, grabe yun. Hindi man lang ako nakita, hindi man lang nagpa-thank you. Alam niyo po, wag ka nang umasa ng thank you. Yes, it is a good moral conduct, no, and right conduct, GMRC, ang pagte-thank you. Pero huwag ka nang umasa. As long as ginawa mo yan and you are doing that for the honor and glory of God, si Lord na ang bahalang mag-thank you sa iyo. No? Masarap na napapansin, sa totoo lang. Masarap na na-appreciate. Pero huwag na nating asahan. Yes, no? Minsan sinasabi natin, anong klaseng magulang kaya meron ang batang ito? Hindi man lang marunong mag-appreciate. Ay nako, hayaan nyo na po, ang magulang niya ang mananagot. No? Pero ikaw na nagreklamo, ikaw na nasaktan kasi hindi napansin, mananagot ka rin doon sa mga ginawa mo. Yan yung punto ko. Diba na parang hindi ka pa ba napapagod mga kamoments sa kaka-complain? Diba sabi ng Bible, do all things without murmuring and grumbling. Huwag daw mareklamo. Pag pinapagawa, o edi gawin. No, pwede tayong magreklamo kay God na, Lord, ano na naman ito? Pero huwag ka na magreklamo doon sa iba. Si God, naiintindihan ang iyong mga pinagdadaanan. Kaya, diretso lamang tayo doon. Alam mo, I'd like to bring you to 1 Kings chapter 17, verses 8 to 10. 1 Kings 17, 8 to 10 says, then the Lord spoke His word to Elijah, go to Zarephath in Sidon and live there. I have commanded a widow there to take care of you. So Elijah went to Zarephath. Bakit ba ito ang binibigay ni Lord sa atin? Kasi alam ko na lahat po tayo ay takot sa mga uncertainties ng buhay. Meron akong na-receive na text message, no? And I prayed for that person. Hindi niya lang sinabi, pero nagpa-check up daw siya sa doktor. May nakitang bukol sa kanyang breast. Buti na lamang daw at benign ito. Pero kailangan pa rin tanggapin. Alisin pala, no? At tanggalin. No? And alam niyo po, reality speaking, ang hirap, nakakatakot, no? We are so scared of being vulnerable. We are scared of dying. Kahit na, to be honest, I am so ready to die.
kung sasabihin ni God na Magnolia, uwi na ako agad-agad, no? Ayoko na magstay dito sa mundong ito because this world is nothing compared to what is awaiting for me in heaven. Pero alam niyo po, saan ako takot? Doon sa process of dying. Ayokong, syempre, pag may nafe-feel ka ng mga bukol-bukol, kinakabahan ka, natatakot ka, no? Yun yung ayoko na feeling. Dying, not a problem for me. Pero yung injection, yung dadalhin ka pa sa ospital, lalagyan ka ng anesthesia para makatulog ka for the operation, for the ganito, for the ganyan, yun ang ayoko when it comes to dying. No, dying, I don't care. But the process of dying, yun ako medyo kinakabahan. And I can understand some of what you are also going through, no? Lahat tayo ay takot na minsan na, Lord, please, patay kong patay, no? I do not want to be vulnerable. Itong asawa ko na sumakabilang bahay, Lord, masakit, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang anak ko, Lord, lumalaki, napasaway. No, these are things that I cannot handle. Pero alam niyo po, mga ka-moments, there are times that God allows us to go through something without us knowing what the next step will be. No, the next step, ipapakita ng Panginoon. But then yung buong picture, hindi. No, kaya nga ayokong umaakit-akit ng bundok. Kasi nakikita ko yung bundok, ang taas-taas. Alam niyo yung feeling na, ay nako Lord, hindi ko po yan kaya, so wag ko na lang subukan. Can you imagine your life, mga ka-moments, if naintindihan mo, na alam mo 10 years from now, no? Yung today until 10 years, alam mo ang lahat ng mangyayari sa buhay mo. Nakakatakot yun. Imagine, alam mo na 3 years from now pa lang, magkaka-cancer ka. No? 1 year from now, magdadialysis ka. 6 months from now, mawawala yung mahal mo sa buhay. Alam mo, if you know that, I am pretty sure hindi ka na makakakilos. Kaya siguro hindi pinapakita ni God sa atin ang buong process ng ating paglalakbay because He does not want us to be paralyzed by fear. Bago mo sabihin na, ay ate, mas gusto ko yung alam ko para napaghahandaan ko. Alam mo, mga ka-moments, sige nga, paano mo paghahandaan na 1 month from now, alam mo na meron kang ma-encounter na disgrasya sa diversion road, let's say. Anong gagawin mo? Hindi ka na lalabas ng bahay kasi alam mo, ay 1 month from now, ano ngayon? July 8. August 8, madidisgrasya ako, hindi ako lalabas ng bahay. No, dito lang ako, bahala kayo dyan. No? Magpa-file ako ng leave for 1 month. Bahala na walang pay. Basta hindi ako umabot sa August 8. Babaguhin mo lahat ng iyong gagawin. No, pag merong importanteng bagay, ay hindi po ako lalabas, dito lamang po ako. God does not want you to live that way. He wants you and me to live in faith every step of the way. Even if we do not understand why we have to go through the process, even if we do not know what the next 2 steps are. Itong kay Elijah, alam niyo po, no, na nung sinabi ni God kay Elijah na go to Zarephath in Sidon and live there. Meron daw kasing byuda, no, na inutosan na ni God na magte-take care sa kanya. Eh, hindi naman sinabi na there's a byuda named Magnolia sa Block 2, Lot 12 at she is going to take care of you. Hindi alam ni Elijah kung saan siya pupunta. No, and ang nakakatawa dito is that itong pinapapunta ni Lord kay Elijah is 100, ewan ko gaano ka layo ang 100 miles, no? Walang kotse, walang eroplano, maglalakad si Elijah for more than 100 miles sa taghirap na area and dangerous territory. Remember, Elijah, may patong po ang ulo niya. So let us say, ikaw ay isang may patong ang ulo mo, pupunta ka dyan sa city na yan, dadaan ka dyan, no? At syempre, yung mga tao na nandyan, mga kalaban mo yan, no? Kasi yung king, merong presyo na sa iyong ulo. So lahat ng nakatira doon sa lalakaran mo
Aba, si Elijah yan, kikitang pangkabuhayan, eh, ito yung panahon na tighirap talaga, no? Kagaya ng ginagawa ngayon ni Secretary Tulfo na nililinis niya yung mga four-piece beneficiaries. So, merong iniisip na, oh, si Magnolia, member ng four-piece, may tinatanggap yan every month sa na four-piece benefit, no? Eh, si Magnolia may trabaho naman, hindi siya karapat-dapat doon. Eh, yung mga nakapalibot sa kanya, no, na parang inutusan na, oh, maghanap kayo ng mga Magnolia na tumatanggap ng four-piece kahit hindi sila dapat tumanggap, no? At isumbong mo at meron kang pabuya. Ay, aba, mag-uunahan silang isubmit ang pangalan ni Magnolia. Kasi may trabaho yan, sir. No, at ano yan, tumatanggap ng four-piece tapos sinusuga lang doon sa kanto. No, so isusumbong mo yan lahat. Ganon yung scenario ni Elijah at that time. King Ahab, the king that was reigning at that time, meron siyang ano, presyong nakapatong sa ulo ni Elijah. At yung paglakad ni Elijah doon ay pagkahirap-hirap naman talaga. No, hanggang sa finally nakarating siya doon sa Zarephath, na-meet niya itong widow. Hindi lamang widow, no? Poor widow. Kaya nga sabi ni God, alagaan nyo yung mga widows. Kasi aside sa wala na silang asawa, no? Usually, pag ikaw ay widow, outcast ka na nung mga panahong yun, no? A poor widow is going to feed Elijah. How can a poor widow feed me? No, na poor na nga siya, widow na nga siya. No, at yung town na yun, wala, gustong-gusto na talagang patayin si Elijah. Pero anong nangyari? Nagkaroon ng miracle. No, hindi nangyari ang miracle during the time that it was so comfortable. Miracle happens when life is uncomfortable. Si Daniel, in the lion's den, it was an uncomfortable scenario, but a miracle happened. God shut the mouth of the lions, kahit na gutom na gutom na gutom na yung mga lions na yon. No, na nagpe-pray na sila na give us this day our daily bread kasi nandiyan na. Ang Daniel na pwede nilang kainin. Pero alam niyo po mga ka-moments, when God is asking you to do something, He is going to see you through it. Hindi naman sinabi ni Elijah na, Lord, teka lang. Teka lang, Lord, ha, wait lang. Medyo mali po ata yung utos mo, Lord. Imagine, pupunta ako doon sa lugar ng Zarephath sa Sidon. At titira po ako doon. Lord, baka po nakakalimutan nyo lang, yun pong Zarephath na yun ay lugar ng mga kalaban ko. No, na parang medyo mali po, Lord. Mali ang direksyon. No, minsan ganun tayo mga ka-moments, di ba? Na parang, Lord, bakit nyo po ako nilagay sa opisinang ito? Di ba? Not in so many words, we are asking God na, Lord, mali po na nilagay ninyo ako sa pwestong ito. Mali po, Lord, na nilagay ninyo ako sa opisinang ito. And that was what Elijah could probably think, but he did not think it that way. He did not say and question God na, Lord, medyo mali po ang aking promotion. Lord, hindi po ito yung lugar na gusto ko. Hindi po ito yung lugar na dapat puntahan ko. No, siguro sinabi ni Elijah, tapos, Lord, poor widow, yun po ang poprotekta sa akin. E napapabilibutan ako ng mga army, ng mga soldiers, ng mga malalaki at makikisig na mga tao. Tapos isang poor widow ang magte-take care sa akin. Lord, babae po yan, lalaki ako, matandang, pobre na widow ang magte-take care sa akin. Diba minsan ganun si God, kumilos na parang, Lord, teka lang. Bakit siya po yung inutusan ninyong tumulong sa akin? Eh Lord, feeling ko mas nakakaawa pa siya kaysa sa akin. Pero feeling mo lang yun. But Elijah, he did not question God. He did not say na, Lord, mali ang lugar mo, mali ang opisina, mali ang tao na inyong inutusan. Elijah did not say that. Elijah just obeyed. Alam niyo po mga ka-moments, ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay is not in very comfortable scenarios. Ang dami ko pong reklamo kay God. Sa totoo lang, no? My conversations with God, ang daming mga, Lord, teka lang, bakit ganito? Bakit ganito? Lord, unfair naman. O bakit ako ang nahihirapan, Lord, yung iba? Nagsiserve naman ako sa iyo, Lord. Alam niyo po, mga ka-moments, if God wants you to go through an uncomfortable territory, hindi para malaman mo na malakas ka, kaya ko to. Para maintindihan mo at maintindihan ko
that we need to depend on God and God alone. It was the same with Elijah. Diba? He went through miles and miles walking through dangerous territory. Sino ang nagprotect sa kanya? Ang Panginoon. Alam niyo po mga ka-moments, hindi lamang ito sa buhay ni Elijah. But this is true for God's people throughout the Bible. And hindi lamang sa Bible, pati sa iyo. Diba, hindi nyo naman afford na magpa-aral before? Kasi one parent lang, iniwang kayo ng tatay nyo. No? Ang nanay mo lang ang nagsumika para itaguyod kayong lima, anim na magkakapatid. There was a time na nagdildil kayo ng asin. Kung medyo yayamanin, toyo at mantika, no, ang ating kinakain. Pero nakaabot ka. At ang iyong mga kapatid sa puntong ito, sino ang nagbigay ng provision? Ang Panginoon. Yes, life was not perfect. Me, I wish I had a perfect life, no? I wish I had money. I wish walang sakit sa pamilya. I wish walang death in the family. But that is not the reality of our lives. When Moses led the Israelites out of slavery into the promised land, maalala ninyo yung kanilang journey? They had to face the Red Sea first. Sa likod nila yung army ni Pharaoh. Saan sila pupunta kung ako yun? Nako, magagalit din po ako kay Moses. Na Moses, anong gusto mo? Marunong akong lumangoy pero hindi ko kakayanin yan. Kasama ko pamilya ko, mga matatanda kong parents, mga auntie ko. Ako, kaya kong languyin siguro yung Red Sea na yan. Pero paano sila? No? So, eh, alam nyo naman ako, mareklamo. Ikaw din, mareklamo. So, can you imagine the reklamos that Moses experienced at that time? No? They had to go through the Red Sea. Kay David, anong nangyari kay Goliath, di ba? Yes, alam natin na wala, napatay niya si Goliath, natalo niya si Goliath. Pero, kailangan niya munang pumunta doon sa battlefield. Si David, maliit na bata pa siya nitong mga time na to, no? At yung mga armies nila, syempre, naka-ano yan, naka-full battle gear. Hindi kasya kay David. No, wala naman siyang baril, pana, or kung ano man yung kanilang mga weapons before. Ang meron lamang siya is his sling. And he had to go into battle. Imagine, pupunta ka doon sa gitna ng battleground para harapin mo ang isang giant. Yun yung punto doon. Kailangan mo munang harapin ang iyong giant. Kailangan mo munang harapin ang iyong Red Sea so that you can experience the miracle of God. Alam niyo po mga ka-moments, hindi naman ang nangyayari ang miracle when we are so comfortable. Meron nga kaming tinitignan ngayon ang pinsan ko, no? Kasi mahilig kaming magpamasahe. So meron palang mga chairs, no? Na mga massage chairs na masarap. Eh kaso lang, ang presyo din, no? Kailangan mong mag-fasting ng mga isang taon. Pero alam niyo po mga ka-moments, miracles do not happen when we are comfortable. Kasi pag tayo ay komportable, anong pakialam natin kay God? No? Tatawag ka ba kay God when everything is okay? Ito, magpapa-enroll na naman tayo. Marami akong pera sa bangko. No, I can send my kids to, ano ba ang pinakamahal ngayon na eskwelahan? Brent! No, I have billions in the bank. I can send my kids to an international school. No, hindi sila sa mga napakababang paaralan ng, no, ginojoke namin yung aming mga classmate kasi ako po ay produkto ng isang public school, no? Mababang paaralan hanggang sa nakatungtong sa mataas na paaralan ng lungsod ng Davao. No, I am a product of public schools. But there are some of us na we can afford, no? Na napaka-komportable ng buhay. Pero alam niyo po mga ka-moments when life is perfect, you do not need a miracle. Kailan ka ba nangangailangan ng miracle? Kapag nagkakabikos-bikos na ang buhay mo. You only need a miracle when you are going through the most difficult time of your life. Pag ikaw ay komportable, wala si God sa buhay mo. Siguro Christian ka, nandyan si God sa buhay mo, pero hindi mo masyadong nafe-feel yung kanyang presence. Bakit? Kasi hindi ka na humihingi ng wisdom sa kanya. Kasi everything is okay. I can handle my life.
Kailan ka ba nagpipray na, Lord, please, kailangan ko po ng pera pang saing ngayon, no? Kailan mo hinihingi ang bigas? Kapag wala kang bigas. Pero pag marami kang bigas, ay, ayokong kumain ito, kaning lamig. No way. No, I want jasmine rice. Fresh palagi, no? Ay, ano ba naman to, sardinas? Ayoko to, gusto ko ng wagyu steak. A5. Because I have money. Pero kailan mo na-appreciate ang mga sardinas na dumarating sa buhay mo kapag wala ka ng makain? Alam niyo po mga ka-moments, sometimes, no? Sometimes, nakakahiya po tayo because we can only remember God when we are in need. And kung ikaw ay uncomfortable ngayon, kung ikaw ay nangangailangan ng miracle ngayon, there is one person who can help you with a miracle that you're asking for, and that is God. If you are walking down the path that is so uncomfortable, alam niyo po mga ka-moments, it is during these uncomfortable times ng ating buhay na nakikita natin ang kabutihan ng Panginoon. Are you in need today? Are you going through a difficult time? Ka-moments, it takes faith. God has prepared the answer already, and it may not be the kind of answer that you want. But wherever God wants to take us, it will always be for the best, your best, for my own good, and for your own good. We need to go through, just like Elijah, an uncomfortable territory so that makita po natin ang kabutihan ng Panginoon, ang miracle na atin pong hinihingi.